Noong ako'y isang junior member pa lang ng Society of St. Paul, mayroon akong isang matinding hiling, isang suntok na buwan na panalangin na dala-dala sa aking puso kaugnay ng aking pamilya. Na-share ko ito sa isang kaibigan na nagbigay naman sa akin ng isang naiibang payo sa mga narinig ko na noon. Sabi niya, "Lumapit ka kay Padre Pio." Isang araw, sinamahan niya ako sa shrine ni Padre Pio sa Quezon City at doon ko naintindihan kung bakit dito ako dinala ng kaibigan ko. Punong-puno ng mga deboto ang shrine. Nag-uumapaw ang mga drop boxes kung saan pwede kang maghulog ng mga prayer intentions at higit sa lahat, punong-puno din ang isa pang kahon na siya namang nilalagyan ng mga patotoo at pasasalamat ng mga taong nagbiyayaan ng Diyos sa tulong ng panalangin ng dakilang santong ito. At ayun na nga, pagkatapos ng ilang buwan, ako din ay bumalik sa shrine para manalangin at magpasalamat dahil nagbunga ang aking dasal. Talagang isa sa mga pinakakilalang santo ng simbahang Katoliko si Padre Pio. And this is not just because of his sought-after intercession. Born Francesco Forgione on May 25, 1887, to a family of poor farmers, the young Italian boy showed deep devotion to the Catholic faith. Kahit siya ay mahina at sakitin, mahilig siyang gumawa ng mga penance o sakripisyo dala ng kasalanan. At hindi lang yan, sinasabi na bata pa lamang siya ay nagagawa na niyang kumausap ng mga anghel at kahit nga daw pati si Jesus at ang mahal na ina. Sa edad na 15 taon ay pumasok si Francesco sa Capuchin Order of Friars Minor sa Morcone, Italy, at agad siyang kinakitaan ng natatanging kabanalan at hilig sa pagdarasal. Taong 1910 siya ay naging isang ganap na pari, at matapos ang ilang taon, habang siya ay nagpapakumpisal, nakaramdam na lamang siya ng kakaibang sakit sa kanyang mga kamay at paa. Matapos nito, noong September 20, 1918, habang nananalangin sa harap ng krus pagkatapos ng misa, ay tuluyang nagmarka ang mga kakaibang sugat sa kanyang katawan. Kapareho ito ng mga sugat ni Kristo at may kakaibang halimuyak na parang rosas. This is the start of what made Padre Pio the well-known saint he is today, the stigmata. This is a miracle experienced only by a very select few of the church's saints. And Padre Pio at age 31 became the first ever priest to have the stigmata. Hindi dito nagtatapos ang mga milagrong nagagawa ni Padre Pio. He also had the gifts of healing, bilocation, prophecy, the ability to read hearts and see both heavenly and demonic creatures which often sought to torment him. Dahil sa lahat ng ito ay naging kilala sa buong mundo si Padre Pio. At minsan ang pila sa kanya para mangumpisal ay umaabot ng ilang linggo. Kasabay rin ito ang pagdating ng kontrobersya dahil kahit sa loob ng simbahan ay marami ang nagdududa sa mga gawa ni Padre Pio. At sa edad na 81, si Padre Pio ay tinawag ng Panginoon sa kanyang piling noong September 23, 1968. Humigit 100,000 ang dumalo sa kanyang libing. At noong June 16, 2002, siya ay na-canonized bilang isang santo ni Pope John Paul II. Si Saint Padre Pio ay nag-iwan ng isang dakilang halimbawa para sa lahat ng Kristiyano. Pero nais kong bigyang diin ang tatlong aral na pwede nating makuha mula sa kanyang buhay. Una ay ang panalangin. Padre Pio is synonymous with prayer. Bago pa dumating ang mga milagro sa kanyang buhay, natatangi na ang kanyang malalim na debosyon sa mga sakramento at sa mahal na ina. At kahit na siya ay sikat at pinagkakaguluhan na, nanatiling matatag at mayaman ang kanyang prayer life. Sana lahat tayo bilang Kristiyano ay ituring ang dasal gaya ni Padre Pio. Ito ay ang kanyang number one priority, mas mahalaga pa sa pagkain at pagpapahinga. Pangalawa ay ang penance at sacrifice. Saint Padre Pio is no stranger to difficulty. Pinanganak sa kahirapan, sakitin at nung siya'y kilala na ay inusig ng maraming tao pati na mismo ng demonyo.
pero wala siyang tinakbuhan sa mga ito. Bagkus siya pa nga ang mismo nagdaragdag ng mga penance at sakripisyo sa kanyang sarili. Hindi dahil gusto niya ng sakit, kundi dahil para sa kanya, ang mga ito ay nakakatulong na ilapit siya sa Diyos at hubugin ang kanyang pagkataong mas tulad kay Kristo na nagsakripisyo din ng lahat para sa atin. Panghuli ay ang serbisyo o paglilingkod. Lahat ng nagawa ni St. Padre Pio ay hindi para sa sarili niya, kundi dala ng kagustuhan niyang sundin ang utos ng Diyos. Ginamit ni St. Padre Pio ang kanyang kasikatan para makatulong sa mga maralita at mahihirap. Nakapagtayo pa nga siya ng isang ospital. Oras-oras ang ginugol niya sa kumpisalan at pati na sa pagmimisa at iba pang panalangin. May stigma taman o wala, puno man ng milagro o tila ordinaryo lang ang ating buhay, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya at maglingkod sa kapwa. Pag ito ay ating tinugon, gaya ni Padre Pio, ay mag-iiwan din tayo ng mabuting halimbawa para sa mundo. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the Gospel.